Hindi ko nahahayaang makatakas ka pa sa mga kamay ko, Dalisay. Sisiguraduhin ko na mahuhuli kayong lahat ng mga agila. At kapag nakita ng buong mundo na akong nagligtas sa kanila mula sa mga teroristang mga agila, ako ang iboboto nila. Ngayon, wala nang makakapigil sa mga pangarap ko. Ako na ang magiging presidente ng Pilipinas. Stay low, men. Wala dapat makakita sa atin, lalo ng agila. Walang gagalaw hanggat walang pinag-uutos. Keep your eyes on our target, Cardo Dalisay. Papantayan nyo rin si Renato Hipolito, si Arturo Pado at lahat ng mga tauhan nila. Dahil siguradong kukunin din nila si Dalisay. Huwag kayong magtitiwala sa kanila. Boss Rito, mukhang tayong nauna. PSG pa lang nandito. Wala pa si Hipolito at si Padua. Wala akong pakialam sa dalawang yon, Turo. Nandito tayo para kay Cardo. Siya lang ang aasintahin ninyo. Sigurado ako nakatutok sa ating atensyon ng buong bansa. At yun ang plano ni Cardo. Ang gamitin ng buong media para protektahan tayong lahat. Sila ang gagamitin nating panangga para hindi matuloy ang mga plano ng mga kalaban natin. Handang-handa kang makipagpalitan ng bungo kay Mariano. Talaga namang naka-bulletproof ka pa ng vest. Sigurista ako, Renato. Pero naniniwala ako sa Diyos. Puroprotektahan niya ako. Kayo, anong tingin niyo sa sarili ninyo, mga superhero? Hindi tinatabla ng bala? Puroprotektahan ka ng Diyos, ha? Talagang kampante-kampante ka, Lili. Masyado naman kayong armado. Takot na takot kayo kay Cardo Dalisay. Hindi naman. Kahit naman na ililigtas kami ng demonyo, sigurado ko naman kasi na hindi lamang si Cardo Dalisay ang kalaban namin. Doon kayo nagkakamali. Dahil walang sinasanto si Lily at saka si Renato. Kahit sino pang nandun, pagpapatayin kayong lahat. Dahil hindi na nila palalagpasin ang pagkakataon na ito. Madam. Bakit may press? Ngayon po, tayo po ay nandito sa paliparan ng Norte. Makikita po natin si Madam Lily, si Renato Hipolito at si Arturo Padua. Hindi ba sinabi ko sa'yo walang press? Huwag na kayong mag-alala, Madam. Ako na magpapalis sa kanila. I-secure niyo ang paligid! Bilis! Cardo, pagdating natin doon, anong una natin gagawin? Hindi tayo lalapit sa paliparan. Iikuti muna natin ang buong lugar.
at nakikiramdaman. Kinakailangan nating malaman kung saan sila nakapwesto. Dahil sigurado ako, maraming mga nakatanim na kalaban ngayon doon. Ngayon po makikita po natin ngayon ang mga kit. Ngayon po tayo ay pinapaalis po nila ngayon. Sira na ang peke mong asawa, Lily, dahil sa dami ng kanyang pinasok na eskandalo. Wala nang pinakasira ang reputasyon sa bayan na ito kung hindi kayong dalawa. Sa palagay mo ba may boboto pa sa'yo? Lalo na at wala ka ng kaibigan pa sa Norte. Anong ginawa ninyo? Sinabi ko na kay Don Ignacio ang totoo na may ugnayan kayo ni Lito Valmoria, ang taong nagtangka na agawin ang lahat ng kanyang property. At sinabi ko na rin sa kanya na peke ang dinala mong presidente sa kanya at ginawa mo siyang tanga. Walang iya ka talaga, Renato. Salot ka sa mga plano ko. Sige, ibibigay ko na sa'yo si Don Ignacio. Mukhang kailangan mo siya eh. Marami kong kaibigan maliban sa kanya. Kahit wala siya, mananalo po. Dahil alam ng buong bansa ang lalim ng pagmamahal ko sa kanila. Hindi ko inakalang mauuwi ang lahat sa ganito. Sana nakinig ako sa'yo. Sana itinigil natin ang misyon noon pa lang. Dahil ngayon wala ka na. Habang si Don Ignacio ay buhay pa rin. Patawarin mo ako. Dahil wala akong nagawa para iligtas ka, Mara. Ano palang balak mo kay Lucas? Magbuhat nung mawala si Mara, parang hindi na siya sumusunod sa mga gusto nating mangyari. Dahil nabawasan ang tiwala natin kay Lucas, makakailangan na natin siya iligtin. Magaling si Lucas, pero baliwala yung kung sasaksakin niya tayo sa likod. Nakakasiguro ako na hindi niya magugustuhan pag may masamang nangyari sa kapatid niya. May pagtitiwala pa ako kay Samuel. Alam ko sasabihan niya kapatid niya. Pero kung magiging sanhi siya sa pagbagal ng pag-usap natin, hindi ako magdadalawang isip, i-dispatchahin siya. Site. Andito na si Cardo Dalisay kasama ang presidente. Umaagi lang, nakikita nyo. Negative, Major. Si Cardo lang at ang presidente ang paparating. Major, may bomba nakalagay sa vest ng presidente. All units be on high alert, but do not engage. I repeat, do not engage. Kailangan ma-disarm natin ang bomba at mahuli ng buhay si Dalisay. Boss, diyan si Cardo.
wala munang gagalaw. Naghihintay tayo ng tamang tiyempo. Ako ang paparil dyan kay Dalisay. Wala kikilos sa masama! Wala magtataas ang baril! Sabog tong taon to! Sa asawa ko. Hayop ka, Cardo. Hindi parang awa niyo na. Ibigay niyo na ang gusto ni Cardo. Para ka ng asong ulol, Cardo Dalisay. Pag may nagkamaling isa rito, sasabog tayong lahat. Oo. Nauulol na ako. At handa na akong mamatay! Cardo! Cardo! Cardo, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa'yo. Pakawalan mo na ang presidente. Parang awang na. Cardo! Pakawalan? Huwag niyo akong gawin tanga! Alam kong kilala niyo tong taong to! Ayaw ka, Lily. Pagkatapos ka namin tulungan, winalangya mo kami. Winalangya mo ang Pilipinas! Anong gusto mong mangyari? Sabihin mo, gagawin ko. Gagawin ko, Cardo. Nandito ngayon ang mga media. Gusto kong sabihin niyo ang katotohanan. Ang mga totoong pagkatao niyo. At sabihin niyo sa kanila na hindi kami mga totoong terorista. Na kayo! Kayo ang mga taong nagpapahirap sa ating bayan. Aminin na natin lahat! Papatayin tayo ni Cardo! Presidente, ipinalit namin sa pwesto si Mariano. Si Renato ang nagbigay ng droga sa akin para patulugin si Presidente Oscar. Hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi ni Lily. Ikaw ang nagmanipula kay Mariano. Itinago mo sa isang sikretong silid ang totoong presidente at hindi namin alam kung ano ang ginawa mo sa kanya. Sinungaling ka, Renato! Sama-sama kami dito! Nagtayo pa kami ng drug lab sa iba't ibang parte ng bansa! Mga hayop kayo! Pinolo Dalvin! Sabihin niyo sa kanila kung anong ginawa niyo kay Lolo Dalvin!
Cardo. Pero pakawalan mo na ang asawa ko. Pinakulong ko si General Borja para makagante ko sa'yo. Nagpatanim ako ng droga at pera sa bahay ninyo para mahuli siya. Pero si Renato, siya ang gumawa ng mga dummy accounts na milyon-milyon ang laman sa pangalan ni General Borja. Peke ang lahat ng mga ebidensya namin sa lolo mo. Kami ang gumawa ng lahat ng yon. Masaya ka na, Cardo? Sinabi ko na ang buong katotohanan! Lily, kung sinisira mo ang sarili mo sa harap ng tao, sa kangkungan ka pupulutin. Pero hindi ako kasama dyan. Labas ako dito! Ako naman ang magtatanong sa'yo. Pinatay mo ang anak ko. At alam ko, ikaw rin ang kumuha kay Ellen. Nasaan ang asawa ko? Wala na ang asawa mo. Patay na si Ellen. Nandahil sa taong to. Dahil nagtangka silang tumakas. Kaya napatay si Ellen. Walang hiya ka talaga, Cardo. Inubos mo ang pamilya ko. Pinatay mo ang anak ko na walang kalaban-laban. At ngayon malalaman ko, ikaw rin ang pumatay kay Ellen. Panagkakamali, Arturo. Hindi ako pumatay sa anak mo. Bakit di mo tanungin si Lily? Kung sino pumatay kay Clarice? Lily? Ako. Ako ang pumatay kay Clarice. Ano? Hindi ko sinasabi. Bakit mo nagawa yun? Anong kasalanan sa inakan ako? Arturo, si Cardo ang babaraling ko. Humarang ang anak mo. Hindi ko sinasadya. Lumabas din ang katotohanan sa bibig niyo. Alam na ng buong sambayanan kung ano ang totoo. Tama ka, Cardo Dalisay. At dahil sa ginawa mo, wala na kaming babalikan. Kaya tatapusin ko na ang buhay mo ngayong araw na ito. Alis dito ng buhay. Pero ang importante, kilala na kayo ng mga tao. At sigurado ako, hindi na kayo makakabalik pa sa mga pwesto nyo para pamunuan ang buong Pilipinas. Napaniwala ko ba kayong lahat? Anong akala nyo? Sisirain ko ang pinaghirapan ko. Konting panahon na lang, magiging presidente na ako. Anong tingin mo, Cardo? Wawasakin ko ang lahat para sirain ang pinaghirapan ko.
Naloko tayo. Na-set up tayo ni Lily. Peke ang mga press na nandito. Ang mga media. Yung problema ay ng media. Kasama natin yung mga yan na pinatay ni Madam Lily. Target natin si Cardo Dalisay. Paano yan, Cardo? Naisahan ko kayong lahat.